Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Chase, yes. L-O-V-E. Yun eh, kaya nga kayo nagpakasal because you love one another. When they are reasoning out, that is not dependence. Dito lang kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here, where we have one love, one family, one God. As For Me and My House. Sa buhay ng tao, napakahalaga na meron siyang kasama. Sapagkat nung siya'y ipanganak, ang una niyang nadama ay ang yakap at haplos ng kanyang mga magulang. Tama ka dyan, Tita Deng. At sa paglaki ng isang kabataan, ay mayroon din siyang nakakasalamuha ng mga kaibigan na kaagapay niya sa paglago bilang isang tao. At sa panahon na siya ay handa ng makapag-isa, ay nagkakaroon siya ng pagkakataon na makahanap ng kanyang sariling makakatuwang sa buhay. Kaya nga kaibigan, may kita mo sa Bible that God created us with somebody. At nagkakataon nga na yung somebody na yun ay special tulad ng bata pa tayo, yung parents natin, lalo na yung mother's care. At pag medyo nagkaisip na, yan, naghanap na ng best friend o ng barkada. At pag nagkaedad na sa adult stage, naghahanap na ng lifetime partner. That's the sole reason why God instituted marriage. That's right. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. We will talk about the biblical foundation of marriage and how important it is to us all, children of God. Dito lang yan, where we have one love, one family, one God. As for me and my house. Kaya kaibigan, you watch this video for you to have a deeper idea of the program today. Well, we're actually surprised nga na people are looking at us that way. Pero if you're going to ask us, sabi namin, we're not a perfect family. You know, we have flaws, we find things about each other. Pero I think one thing that people see, yung nagmamanifest sa amin is siguro dahil sa one thing that we always do is yung family worship. Eh. In the morning, especially when we wake up, my wife would always lead us out and say, oh, let's worship muna. Yan. And then, kahit mga antok pa yung mga yan, mag-worship talaga kami. I always pray to God na ask Him na yung mga anak ko lumaki sa ano niya, sa patubay niya, sa guidance niya, at higit sa lahat sana magkaroon ng yung deep relationship with Him. Talaga as a mother, yun ang ano ko. At yun ang sinasabi ko na sa kanila. Kahit maging successful kayo, huwag kayong makakalimot na yung magkaroon ng yung importante talaga yung relationship sa Panginoon. Eh. Mawala na lahat, pero yung relationship sa Panginoon, hindi yan mawawala sa iyo. Yun ang pinaka-importante. When we were starting in our marriage, one of the things that we decided is to really keep the family first. There was a time when I was working abroad. My mother was actually in the US, pero sabi niya, punta ka na dito. Pero that was the time na si Sarah, parang 1 year old, 2 years old. Eh. So I decided to really come back for the family, forgo of the US opportunity, and just keep the family intact. And that's one of the things that I think would make us, make it a foundation na talagang mag-keep sa family namin. Pero at the same time, we wanted na ang nag-guide sa amin is not just our feelings with each other. It's actually the principle na siya yung nagbigay sa amin itong family na to. So it's really God's guidance na lagi namin tinitingnan. Okay, bigan, siguro naman meron ka ng idea kung anong pag-uusapan natin ngayong araw. Paano ba nagsimula ang marriage? Alam mo, sa Bible, I believe God ordained marriage. It's part of His creation. Kaya nga nakasulat dito sa Bible na it isn't good for the man to live alone. Talagang malungkot nun si Adan at kinakailangan maghanap ng Panginoon ng partner niya. At napakaganda, Niki, na tingnan mo ang plano. Nung kinrenate niya ang tao, male
and female. Talagang kumpleto. Kaya maganda yon dahil merong napapaloob doon eh. Since we are talking about the origin of marriage, ay aking napag-aralan na meron talagang mga elements eh na nakapaloob doon. May mga nabasa ako magaganda tungkol dyan. Right. But before we go on to that, makikita natin na yung partner na binigay ng Panginoon kay Adan is a suitable partner according mm-hmm. to the Bible mm-hmm. na talagang akmang-akma sa kanya. Iniwala nga akong nabasa sa Bible na merong kinasalang Panginoon ng mga hayop o pinartner kay Adan ang isang hayop. So, I believe marriage is perfectly done by God. Correct. Kaya maganda talaga na mapag-aralan natin at ating matalakay ang tungkol sa magandang suhetong ito na may kinalaman nga doon sa kasal right. ng pamilya. And to continue about the origin of marriage, God Himself brought Eve to Adam. Ibig sabihin, ang Panginoon, hindi niya lang ginawa si Eva, dinala niya pa mismo si Eva yes. kay Adan. At nung mm-hmm. nakita ni Adan si Eva, aba, na starstruck talaga siya, na love struck. Sabi niya, mm-hmm. she came from me, so I will name her woman. Mm-hmm. So, maganda yung binanggit mo na talagang, I believe that it is God's plan na bigyan talaga ng partner si ano si Adan, di ba? Kasi kanina sinabi mo, wala kang nakita doon na ikinasal ng Panginoon na mga hayop. That means man and woman are special sa Panginoon. At Tita Deng, hindi lang 'yon kasi sinabi rin ng Panginoon na tatalakay natin mamaya sa elements na because they've already been married, they are now one. Kaya yun mm-hmm. ang papalawakin natin, itong mga elementong ito, sa tulong ni Ai. Yes, talking about elements, kasi excited na ako. Merong tatlong bagay eh, na nakita ako pagdating doon sa elements of marriage. Mm-hmm. Meron yung tinatawag na living. Yeah. Ano? Mm-hmm. Living for them to become one. Right. Tapos meron din tinatawag na being joined to each other. Mm-hmm. O ano ibig sabihin nun? At yung pangatlo naman ay yung becoming one flesh. Magkakaugnay ano itong tatlong ito yung living father and mother kasi di ba sila nga ay magiging isa na yung doon nagsimula yung creation of family unit right yeah kasi living father and mother ibig sabihin magiging independent yes magiging independent so papasok doon yung first element na independence okay. Pero, Tita Deng, paano yun? Wala pa namang parents si Adam and Eve nung panahon na yun? Yeah, alam kong tatanungin mo yun eh. Ang mahalaga doon, kasi nung nilikha ng Diyos, may panukala na siya na magkakaroon ng mga anak. Ah, okay. Oh, so, right. meron na siyang in-establish na, kumbagay, mga prinsipyo. Na pagka meron ka ng makikita ang magiging kapartner mo, at meron ka na siyempre magulang sa panahong iyon na may nakita kang kapartner, mm-hmm. ay talagang, iiwanan mo ang iyong mga magulang and you will live together publicly na rine-recognize ng community mm-hmm. of faith, ang society, para talagang sasabihin na kaya na namin ito. Okay, paano nga, no? Pag kinasal na at nagsama na sila, hindi ba offensive yon sa parents na you got to let go of your child? I don't think ang parents naman mawawala ng role. Okay. Andun pa rin yung parents eh. Mm-hmm. Pero as one, as husband and wife, meron talagang bubuo sila ng sarili nilang pamilya. At papasok tayo dun sa pangalawang element na mm-hmm. they will join together. Yeah, together uh-huh. Kaya papasok dun yung mutual submission. Mm-hmm. So merong understanding silang dalawa. Bagaman they are two different individuals, meron pa rin mutual submission na hindi nawawala yung kanilang identity or individuality. Mm-hmm. Right. Bilang ano, di ba? Paano naman yung they will become one flesh? Ano ba yan? Is that literal, mm-hmm. symbolic, and how can we apply that today? Hindi yun clone, ha? Oo. Paano yun? Paano sila magiging isa? In what way? May sagot ako dyan. Okay. Dyan papasok yung intimacy. Kasi becoming right. one flesh, uh-huh. yeah. that is the beginning of the process of growth ng kanilang relasyon. Mm-hmm. Tapos, kasi isa na nga lang sila, yun yung ano dapat intimate ang relasyon. Mm-hmm. So ang ano ng kanilang pagsasama ay hindi lamang basta lang sila nagsama na ganun, kung hindi dapat they will go deeper in the relationship at doon papasok yung intimacy. Kasi ang tao, Niki. Right. Tandaan mo,
hindi naman lang siya basta physical. Mm-hmm. Diba? Mm-mm. Siya ay, marami siyang, ay yung aspeto ng pagkatao mo is physical, spiritual, intellectual, and emotional. Mm-hmm. O kaya, pag sinabi natin yung one flesh, lahat yun magsasama-sama. Right. Nagustuhan ko yung sinabi ni Ai kanina na, becoming one flesh, they'll go deeper in their relationship. Yeah. Ngayon, gusto ko lang bigyan ng mas malalim na meaning yung becoming one flesh in Hebrew. Mm-hmm. Sa Bible, ibig sabihin nun ay busha, which could also mean not disappointed. Kasi na may mga naririnig ako na kinikwento sa ibang tao yung flaws ng asawa niya. Mm-hmm. O kaya ay yung kanilang intimate problems ay naibabahagi sa iba. Diba? Yeah. Sa akin kasi na if I talk something, especially badmouth my wife, sa akin din ang balik nun. Nag-get ko ang ibig mong sabihin. Yeah. Ganito yon. Parang, kumbaga, pag one flesh, ay aariin ko na ikaw ako. Exactly. Oh, hindi ko sasaktan ikaw kasi ako rin yon. Oh, di ba? One flesh yon. Kaya maging maingat na maingat ka kasi ako rin yon. Pag ginawang kita ng hindi maganda, ako rin yon. Okay, tama ka, Tita Deng. Kaya mga kaibigan, pinag-uusapan po natin. Interesting ano po ang topic natin. Kaya dito papasok po yung boundary. Dapat alam natin kung ano yung limitasyon ng lahat. Sa communication ng mag-asawa, di ba? At sa lahat ng ate. Kasi especially yung intimate, yung sinabi mo kanina. Yung one flesh na experience. Eh, dapat alam natin yung boundary natin. Hindi tayo basta-basta mag-disclose ng mga bagay na para lamang sa atin na mag-asawa. Kasama yun sa one flesh, being one flesh. Exactly. At when it comes to finances, pag sinabi bang one flesh, ay ibig sabihin isang budget na rin lang sila. Pag nagsweldo ba sila ay pag-i-sign ba nila yun? No? Kasi may mga kakilala ako na hiwalay pa rin yung accounts nila o hiwalay yung budgeting nila. Minsan nga, hiwalay pa yung kama nila. Parang babalik dun, Niki, dun sa joined together. Right. Ha? Hindi na siguro dun sa one flesh experience. Dun sa joined together, they have mutual agreement over things that will govern their relationship. Oh, yeah. So, nagiging interesting po lalo ang ating talakayan. Maganda po yung ating pinag-uusapan, but we will have a short break. Diyan lang po. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Welcome back dito pa rin po sa As For Me and My House. Kanina po ay pinag-usapan namin dito ang tungkol sa origin and the elements ng marriage. At ngayon naman, mahalagang pag-usapan din natin ang tungkol naman sa ano ba talaga ang purpose ng marriage. Okay. Ang marriage talaga, in-institute ito ng Diyos. Mm-hmm. Na ito ang tutugon dun sa pangangailangan ng tao ng pag-ibig, yung companionship, and community. At dito napapaloob din, it's a divinely ordained union wherein sexual intimacy will be practiced with all the boundaries na meron tayo na yung purity and faithfulness ay mananatili. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang purpose ng marriage ay hindi lamang for survival ng pero yung binanggit mo, Tita, din kanina yung tungkol sa sa love, which is the fundamental human need. Mm-hmm. Mm-hmm. Tutugunan nga yung mga needs na gano'n eh. Yes. Mm-hmm. Kanina nga nabanggit natin yung becoming one flesh, no? Pag sila ay nag-asawa na. I believe couples, kayong mga nanonood, you'll become one flesh once get married sa relationship, respect, sex, finance, family, children, and even in worship. Kaya talagang dapat seryoso ito pagdating sa pag-asawa. At pinaghahandaan. Yeah. Ang isa pa na purpose, kasi nabanggit na natin yung love, companionship, and community, which napaloob din doon yung sexual intimacy. Right. Isa pa na purpose ng marriage ay ito yung binigyan tayo ng parang yung creativity din ng Panginoon magkaroon tayo ng mga anak.
Kaya pala ang tawag doon ay procreation. Yes. Diba? God is our creator and we are procreators. Pero yes, yung iba doon ay medyo napapasobra ata. Pero tandaan natin yung sa Bible kasi sabi go and multiply. Yeah. Pero ibig sabihin po noon eh yung may dapat marunong ding idisiplina ko yung mga anak ano. May yung discipline eh yung parents role pagdating sa discipline at pag-aalaga ay matugunan din. Mga kaibigan, hindi ibig sabihin na ang purpose ng pag-aasawa ay manganak. Mm-hmm. Ay nandun na lang tayo naka-focus. Kasi let's be realistic, may mga tao rin na hindi nila ito magagawa. Nag-aasawa pero hindi sila nag-aanak. And let's respect them. Right. Pero sa postmodern era ngayon, especially in first world countries, I would say, nung nasa Japan kami and nasa UK kami, bibihira na nga lang ang nagkakaanak eh. At nakikita ko ng trend ngayon sa Philippines. Meron mm-hmm. akong mga relatives and friends na more than 30 years old na eh, parang walang ka-interest-interest magkaanak. Ano po bang masasabi niya doon? So I think yung anak, hindi naman pwedeng hindi maging issue ng mag-asawa para sila maging intimate sa kanilang relasyon. Yes. As long as, kasi yung sinabi ni Tita Deng kanina, na yung purpose ng marriage ay ma-meet fundamental, human need. Yun ang love. So as long as they love each other, ang anak hindi masyadong issue. Although, ang anak ay isang magandang ano din, pagpapala ng Panginoon mm-hmm. sa mag-asawa. Pero dahil nga nabanggit ko kanina na sa first world country, nagkakaroon na po ng imbalance. Kasi yeah, yung mga tumatanda, eh tumatanggap ng pension. Okay? Uh-huh. Uh-huh. Being funded by the government. Pero yung next generation, wala na magbabayad sa pension ng mga tumatanda. So nagkakaroon uh-huh. na rin ng imbalance sa society. Nakita ko yung trend na noon, mga I would say 50 years ago, ay marami mga anak yung mga tao. Oh, okay. Pero ngayon, may kita mo, 1, 2, minsan wala pa. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya mahalaga yung sa mag-asawa, yung relasyon eh. Pinag-usapan natin kasi nito relationship. Kasi natandaan nyo kanina, dun sa element natin, sila maging isa, they will make a family of their own, talagang right, ano, tapos mm-hmm. kailangan dun, mabuo yung relasyon nilang mag-asawa, mahalaga yun. Kasi yung pag naging intimate, maging maganda ang relasyon ng mag-asawa, magbubunga. Makikita yun, magbubunga ngayon sa mga anak. Uh-uh. And the ang children, yun ang magiging pattern nila. Okay. Yung relasyon ng mag-asawa. When it comes to the fruit of the relationship, doon na siguro papasok yung sexual intimacy. Tipo yeah. Pero syempre, hindi natin masyadong lalaliman to because we have another episode on that. Ano po ang pag sinabing purity within marriage? Paano po ba yun? Syempre, talagang ito ay itinakda na ang pag-aasawa ay magkakaroon ng one flesh experience okay, on the physical aspect. Uh-huh. Yeah. And it's only limited to your wife, to your spouse, mm-hmm. to your husband. Talagang outside that is hindi yun ang design. Although, let's be realistic, nangyayari. Aha. Yun na nga, nangyayari yan. Pero ang isang maganda pang purpose na nabasa ko ay yung this is for marriage is for complementary relationship. Kasi yeah, two different individuals, uh-huh. they have different family background, they have different orientation. Mm-hmm. Pero ang maganda doon, itong dalawang ito, meron silang sarili-sarili ng mga positive na yeah, na side na dala nila right, sa buhay nila. So when they complement each other, edi natutugunan ko halimbawa yung pangangailangan ng asawa ko, siya din ganun mm-hmm. sa akin, kung ano yung meron sa akin, ano, na ibigay ko rin sa kanya. And mahalaga 'yon sa isang relasyon siya pagbubuo ng ano. Ang result noon, both of them will grow. Yeah. Mm-hmm. Sa all aspects of the relationship. Maganda nga yung word na complementary kasi kadalasan sa napapakinggan ko, ang hinahanap nilang maging lifetime partner ay yung kaparehas din nila. Clone 'yon. Hindi complementary 'yon, 'di ba? Because how I understand complementary, kung anong kulang sa iyo, eh yung partner mo, yung spouse mo, ang magdadagdag uh-huh. noon. Hindi yung hahanapin mo sa kanya, ako ganito, bakit hindi ka ganito?
Kaya sa marriage, andun yun din yung salitang support. Right. Yeah. Kasi kung ako'y selfish, iniisip ko lang yung sarili ko, eh kung ano yung ibinibigay mo sa akin ng support, pwedeng babaliwala yun. Hanggang dun lang. So, walang growth ang marriage. Right. Kaya dito, isa pa yung nakikita ko dito, kasi sinabi ni Nini kanina yung tungkol doon sa sexual intimacy, eh, no? Interesado yun, right, eh. Right. Interesado yun na, interesado ako doon sa subject na yun. Kasi nga, intimacy. Pag sinabing intimate, wala ka ng ano, hindi ka na nahihiya. Na, tsaka, doon sa intimacy, ito kasi sexual to, hindi tayo nagdi-deal dito doon sa kung ano man yung iniisip ng iba na sa physical lang, ano po. Kung hindi, nandun din yung sa communication eh. Pwedeng maging intimate ang mag-asawa through intimate communication. Mm-hmm. Ano masasabi mo doon, Tita Deng? Tama yun. Pero alam nyo, gusto kong ipasok yung isa pang purpose ng marriage. Which is, ang dalawang mag-asawa, ang dalawang partner. Ang mag-asawa. Ang mag-asawa. Okay, ang mag-asawa ay kinakailangan din na meron silang ugnayan o kaya pagkakasundo pagdating sa work. Meron pala yun. Kasi ang first na ginawa ng Diyos sa tao is to give them work. Right. Sa Garden of Eden. Sa Garden of Eden. That's going back to origin. Mm-hmm. Di ba? Eh, kaya maganda rin na ang purpose niya is for both of them to have work and it will improve their relationship because of the work. Mm-hmm. Kaya nandun pa, papasok pa rin yung mutual understanding, mutual submission sa isa't isa. Kasi ako, kung hindi ko naiintindihan yung work ng asawa ko, ayun. No? Kasi ang goal ng marriage is to grow the relationship. Oh, kaya nga pinag-uusapan natin ngayon ang wholeness of marriage. Mm-hmm. But for our viewers to have more idea, kaibigan, panoorin mo tong video at meron tayong mapapakinggan na isang specialist about the perspectives, biblical perspectives of marriage. Ang salitang kasal ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kasi kung walang kasal, parang walang kahulugan ang ating buhay. Kasi unang dahilan kung bakit tayo kakasal, for reproduction. So, kailangan magkasal muna legal para for reproduction. Ang tanong lang kasi dito, bakit maraming nag-reproduction na hindi sila kasal? Iyon po ba'y kalooban ng Panginoon? Iyan po ay hindi nababatay kung aklat ng Panginoon ang ating tatanungin. Ang sabi ka dito sa Genesis 2:24, "Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." Dito lang tayo makakita sa salita ng Diyos na ang arithmetic ay parang mali kung ating pakinggan. You can just imagine 1 plus 1 is equals 1. Ha? Sa arithmetic ay mali ho yun. Pero sa mag-asawa, 1 plus 1. Kung ikaw, ako ay lalaki, ikaw babae, 1 plus 1 is equals 1. Yan ang panukala ng Panginoon originally. Sa mata ng ating Panginoon, ang kasal ay napakahalaga. Na ano pat, kung ating ihambing ito sa lupa, pagka ikaw ay nakikipagsama sa isang lalaki at babae at hindi kasal, ang tawag niya na illegal. Subalit, kung ito ay sa mata ng Diyos, kayo ay kasal, saan man kayo naroon, saan ang tingin ng Panginoon sa iyo ay legal kayong magkasama. Dahil ito yung sinasabi sa Biblia na nilalang ng Diyos ang tao, si Adan, at pinatulog siya at kinuha sa kanya yung isang kadyang ginawang babae. Sa madali sabi, pagka nasumpungan mo ang partner mo sa buhay o asawa, yun ang tadyang namawala sa inyo na dapat mong alagaan yun dahil yan ay galing sa lalaki. Yan ha, kaibigan, marami ka nang natutunan sa video na iyong napanood. At para lalo pang palawakin at palalimin ang ating pag-uusap, I just wanna emphasize that the union between husband and wife is exclusive to them. This fusion is
exclusive to the married couple only. God pronounced the unity as forever binding, na kahit nga sila hindi nila pwedeng tapusin kung ano ang sinimula ng Panginoon, because God ordained this to last forever. Tama ka dyan, Niki. Maganda yung point mo. Pero nais kong i-emphasize po sa ating mga kaibigan, since we were talking about intimacy a while ago, gusto ko pa rin i-DN sapagkat sinabi niya na ang marriage ay exclusive. Ano? Exclusive sa babae at lalaki na nagkasundo, merong understanding, pero kailangan may growth sa kanilang marriage. Hindi yung pagkatapos ng kanilang union as husband and wife, na sila'y maikasal, doon magsisimula yung paglago nila bilang mag-asawa hanggang sa sila'y magkaroon ng anak. At yung mga anak din ay kung ano yung nakita nilang magandang relasyon sa mag-asawa, ganun din ang kanilang magiging, ano, in the future, yun naman ang kanilang magiging buhay. Yan, napakaganda ay, pero gusto ko rin i-diin na, kaibigan, ang talagang purpose ng marriage, marami tayong nabanggit kanina, pero ito, maging reflectors of God's character. Kasi, pagka na, yung magkasama na ang mag-asawa, yung kung ano ang Diyos, pag-ibig, dapat nakikita sa mag-asawa. Siya ay mapagpatawad, makikita sa mag-asawa. So, yun ang ibig sabihin ng reflectors of God's character. Ay, maganda yan ang ating pinag-usapan. Maraming salamat. Ano? Kahit mismo ako, natuto ng marami doon sa ating pinag-usapan ngayon. At mga kaibigan, marami po kayong narinig sa amin. At maaaring kayo mismo na nanonood sa amin ay meron kayong sariling reflection na gagawin doon sa inyong napakinig. At atin pong idalangin, sapagkat ang marriage, napakinggan natin kanina, ang origin talaga ay ang Panginoon ang nagtatag nito. The Lord established it, at siya mismo ang nagkasal sa una nating mga magulang. Idalangin po natin na ang ating mga pagsasama bilang mag-asawa, sampo ng ating pamilya, ay maging matatag sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya akin pong hinihiling, kayo na samahan kami sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ibinigay niyo sa amin ang magandang mensahe tungkol sa marriage and family. Nagpapasalamat po kami sapagkat kayo mismo na aming Diyos ang siyang nagtatag nito simula sa una naming mga magulang. Kaya ngayon po ay narito kami upang idalangin ang aming mga relasyon sa aming asawa. At aming pong idinadalangin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng karunungan, ng kakayahan, ng kapangyarihan upang ang amin pong pagsasama bilang mag-asawa at pamilya ay lumago at magkaroon kami ng malapit na relasyon sa isa't isa, gayon din po sa inyo. Marami pong salamat na inyo rin pong pagpapalain ang amin pong mga manunood na sila rin sa kanilang mga relasyon ay lumago at magkaroon ng magandang bunga upang sa ganun maluwalhati po ang inyong pangalan. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At maraming salamat po mga kaibigan sa patuloy ninyong pagsubaybay dito po sa aming programang Pampamilya. Samahan niyo po muli kami sa susunod na pagkakataon at ating muling pag-usapan ang mga paraan ng pagpapatibay ng ating samahan at sa ating pamilya at sa Diyos. Dito lang po kung saan kaibigan ang bawat tahanan. One love, one family, one God. As for me and my house. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us.